Scorpio, ito yung reading mo para alamin natin kung ano yung mga paparating sa iyo sa susunod na 6 months. Don't forget to hit the subscribe button kung bago po kayo dito sa aking YouTube channel. At palakin follow na rin sa ating Facebook page. At kung matagal na kayo, maraming maraming salamat po sa palaging pag-suporta, pagsubaybay. Regarding personal reading services, pakibasa yung mga nakasulat sa description nitong video sa ibaba. Nandiyan po lahat ng details na kailangan nyo kung balak nyo mag-inquire or mag-avail ng readings, personal readings natin. Tingnan na natin, Scorpio. Overall energy mo is choosing your path. All is possible. Nakikita ko, Scorpio, pwedeng may opportunity darating sa iyo dahil dito sa card na to. No, hindi lang one opportunity, actually meron kang pagkakataon na makapamili, no? Ano man yung naising mong path. Or pwedeng yun na nga, may options ka kasi hindi lang isa yung opportunity na darating sa iyo. Ito ay parang ano eh, past vistas, panibago, past, kumbaga new horizons. Merong mga new horizons na pwede mong i-explore itong mga susunod na 6 months. Meron kang Three of Cups. Yes, definitely may opportunity para sa iyo. You also have the Eight of Wands. Kumbaga nakikita ko malawak yung opportunities mo. Mas malaya kang makakapamili. Kung and mabibigyan ka ng options. Etong susunod na 6 na buwan, no? Especially sa career mo. Especially sa career. Yun yung na-feel ko dyan. Nakikita ko rin na parang mas magkakaroon ka ng time for yourself na lumabas-labas. Na makibanding sa mga kaibigan mo. So possible na may mga gatherings, get-togethers with your friends. Nakikita ko rin na may enjoy mo yung time mo. Yung time mo with your friends. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng time na makakatch up sa isa't isa. No? So, lalo na kung matagal na kayong hindi nagkakasama-sama. So possible na merong reunion. Yan, lalo na kung ito ay yung mga high school friends or yung mga friends mo na medyo matagal na kayong walang kita-kits, no? So yan, nakikita ko is nights out, yan yung pag-enjoy kahit papaano mag-ano meet ups with friends. No, nakikita ko rin dito may mga ano, may mga travel, possible na may mga travel or leisurely travel man ito or travel na related sa trabaho or business, no, kung meron kang business. So nakikita ko may mga places ka na pupuntahan, pwedeng may mga conventions, pwedeng may mga bagong connections, no? May mga mamimit ka. Possible din na ikaw ay makareceive ng good news. No? Yung nakikita ko is maraming ano eh, maraming activities para sa iyo itong next 6 months. Hindi lang sa iyon, mga kaibigan mo, pati sa ano, hindi lang sa social life, pati sa mga sa trabaho. No? Nakikita ko na may
maraming pagkakabisihan, no? Maraming pupuntahan. Maraming mamimit, may opportunities, may pagta-travel. So very ano, pwedeng magiging very busy, very active, maraming ganap 'yan. Medyo maraming ganap itong next 6 months para sa iyo. So dito naman sa iyong ano, dito naman sa iyong challenge. So nakikita ko naman dito is well, ano, pwedeng magiging problem mo eh kung nag-hesitate ka or kung takot kang mag-try or ayaw mong mag-leave sa iyong comfort zone. So yun lang yung nakikita ko. O, kumbaga, you better be moving. You better do something. You better explore kesa yung takot kang mag-fail kaya hindi ka, alam mo yun, hindi ka mag-try dahil takot kang mag-fail. So, siguro, di ba sabi nga nila, fortune favors the bold. So, siguro make a bold move. Lakasan mo yung loob mo. It's, kumbaga, it's worth a try or it's worth taking a risk. Ayan, no, take a risk, venture forward. So, yun yung nakikita ko para mawala yung blockage na yan. And ma-reach mo yung full potential mo itong 6 na buwan. No? Ayan, sabi venture forward. Tapos para talagang may mga travel dito. So either, yan, pwedeng by water, hindi ko alam. Basta meron akong, may exploration eh. May discoveries yan. May discoveries, may vast vistas ka na dapat mong itry. Ma-discover. And para ma-discover mo yon, syempre, kailangan mo ng ano, kailangan mong maging malakas yung loob mo. Mag-ano ka, maging optimistic, positibo. Okay? Nakikita ko rin yung iba, baka may bagong business partner, bagong contracts, or bagong mga mamimit na katrabaho. So, indication yun na pwedeng ma-assign ka sa ibang company, pwedeng bagong job, bagong contract, sabi ko nga, no? New experiences, new knowledge and skills na pwede mong ma-acquire itong next 6 months. No? So, nakikita ko dito is pwedeng maging solid yung teamwork mo dito sa mga bagong ano, makakasama mo. So, kung meron ka mga bagong, may bago kang teammates or project, nakikita ko na ma-achieve niyo yung goals ninyo, no? Kasi ano eh, magiging maganda yung ano ninyo dito, yung tulungan ninyo, kumbaga. Pagdating naman sa iyong blessing, you have the clear the past, heal the present. Nakikita ko may healing. So yung iba kung nagkaroon kayo ng karamdaman, so this is a period ng recovery. So itong next 6 months, unti-unti ka nang nagre-regenerate, nakakabawi, nakakabangon. So whether health man yung pinag-uusapan dito, galing ka man sa isang tragic or hindi okay na sitwasyon, na kung kailangan mo ng healing or recovery, yun yung marireceive mo susunod na 6 na buwan. No? Halimbawa, nagkaroon ka ng financial crisis. So, ibig sabihin, unti-unti nang makakabawi doon sa financial crisis na yan. Kung nagkaroon ka man ng karamdaman or breakup, no? Kumbaga, unti-unting nag-i-improve yung situation mo. Yung kalusugan mo, yung kalagayan mo. No? Pagdating naman sa love life mo, okay, alam mo, dito talaga parang ang lakas ng energies na kailangan mong maging malakas yung loob. No? May mga times na kailangan mong i-bend yung rules a little, yan yung sinasabi. Okay, siguro kailangan
magkaroon ka ng paninindigan, magkaroon ka ng lakas ng loob. Yun naman yung parang issue or dapat mong ayusin or bigyan ng attention pagdating sa love life mo. So, pwedeng you are dealing with a fire sign, no? Aries, Leo, Sagittarius. So, halimbawa, meron kang type na person. Siguro parang hindi ko alam kung naghihintayan kayo or pwedeng pinag-iisipan mong mabuti kung ikaw na ba yung gagawa ng bold move, no? Kumbaga, ikaw ba yung mag-i-initiate dito? Yan. So, yun nakita ko, mas willing ka talaga na ano, willing ka na gumawa ng way. Or mas lalakasan mo yung loob mo pagdating sa ano, sa relationship, sa love life mo. No? So, parang may mga, ewan ko ha, pwedeng iba magkakaroon kayo dito ng mga problema pagdating sa mga, ano, dudahan, yung mga tamang hinala siya sa'yo or tamang hinala sa kanya. So, yan, pwedeng magkaroon ng mga ganyang issue, problema, mga trust issues, yan. Yan, okay. So, tignan pa natin yung mga closing messages mo. Wow! So, may mga blessings na paparating. Take note, ha? Take note. Scorpio, showering, blessings are showering your life, rainbow blessings. So, sahurin mo lahat itong mga paparating at mukhang may mga blessings. Uulanin ka ng blessings in a span of 6 months. No, ibig sabihin, magandang balita ito. No? Kasi nga nakikita ko dito, marami kang pwedeng i-explore eh, base dito sa you choosing your path eh. Makakapamili ka pa. Imagine mo, ganun kakalaki na makakapili ka pa. No? Kasi yung iba, wala silang choice, walang option, isa lang. Pero ikaw, mabibigyan ka ng ibang options. And ang lawak ng mga possibilities na meron sa'yo, tapos uulanin ka pa ng blessing. Sa tingin ko, isa yun sa blessing. Diba sabi ko nga, parang magiging very busy ka dito, sabihin na natin, pwedeng, oo, baka halos wala kang time, very busy. Pero ang dami mo kasing, parang nakikita ko marami kang accomplishments, maraming new experiences, kakilala, mga matututunan. No, ibig sabihin, maraming madadagdag sa'yo. No, especially lumitaw itong rainbow blessings card na uulanin ka pa ng mga grasya. Ayan, no, follow your bliss. Sundan mo kung ano yung nilalaman ng puso. Ano ba talaga yung passion mo, yung dream mo, Scorpio? Nandyan ang blessing sa'yo eh. Okay, it may be this card is an indication na nasa tamang path ka. Nasa tamang path ka, ano? Ayan, no, huwag kang matakot mag-take ng risk, mag-try, makipagsapalaran. Kasi ito talaga, nakikita ko, maswerte. May mga grasya dito sa susunod na 6 na buwan mo. No? Kailangan mo lang maging malakas yung loob na mag-try. Yun yung nakikita ko. Ganon din sa love life, parang ganon din yung energy na napipick up ko. Ayan, no, in the flow, everything is smooth sailing. Okay? So, everything is smooth sailing. Siguro yung mga duda-dudahan dito sa love life, isa naman talaga nangyayari yan. Kung hindi naman kayo, kundi naman lalalayan, hindi naman kayo, no, wala naman talagang mga third party. So, wala naman ganun katinding problema. No? Pero nakikita ko, everything is smooth sailing, lalo na sa financial, sa kabuhayan. Kasi nga, meron ka ng recovery period dito eh. Diba sabi ko, kung nagkaroon ka ng financial crisis, etong susunod na 6 na buwan is period ng makakaahon ka uli. Okay? Healing, recovery, improvement. Yun yung nakikita ko. Sa health man, sa financial, sa kabuhayan mo, sa career mo, nakikita ko na ikaw ay magiging very busy.
maraming ano, maraming ganap, yun nga yung sabi ko. Ayun, oh. All is well, magiging okay, magiging okay, magiging better yung mga bagay-bagay sa iyo at maraming blessings, opportunities itong anim, susunod na anim na buwan. Okay, Scorpio, sana nagustuhan mo itong reading, sana makatulong sa iyo at kung meron mang tumugma dito, magkatotoo mangyari, balikan mo tong video and please leave a comment. Kung nagustuhan mo, don't forget to like and share. Kita-kits sa next reading natin. Take care, babush.